pag nahalo mo na at tuyo na ang buhok mo, pwede mo nang ilagay. What's up friends? My name is Leon and you are watching Leon Guerrero TV. If you get to hear me now. For today's video, tuturo ako kayo kung paano ko ba kinukulayan yung buhok ko. Kasi ako lang nagkukulay ng buhok ko dahil nagtitipid ako. So para sa mga tao nagtitipid, hindi nyo na kailangan pumunta ng salon para magpakulay ng buhok dahil merong Hortaleza Bashador na nagbebenta ng maayos na pangkulay ng buhok. Meron ding HBC. Basta ako, bumibili ako. Dati bumibili ako sa HBC. Tapos, na-discover ko, mas mura pala sa Hortaleza. Ito, pinili ko is for 75 pesos. It's pa Bremen blonde. Ang color is light blonde. And may kasama siyang oxidizing cream. Ayan. Oxidizing cream. Itong laman nito, ipapakita ko sa inyo. Ilang grams ba ito? 100 ml. Ako kasi, bago ako magkulay ng buhok, kailangan maganda ko. Iwawash ko yung hair ko with shampoo, tapos papatuyuin ko, saka ko ilalagay yung mixture ng colorant and oxidizing cream. Paano ko i-mix? Ito na ha, papakita ko na kung paano. Madali lang naman, i-mix-mix mo lang. Mukha ka ng malinis na lalagyan, tapos i-mix mo siya. So ayan, meron tayong malinis na lalagyan, tapos toothbrush. Toothbrush yung hindi na ginagamit. Yan kasi ang ginagamit ko pang mix at pang lagay sa buhok. Tapos kuha tayo na, ito na siya, Spa Bremen. Potassium. Ako kasi, dahil sa maikli ang buhok ko, kalahati lang ang nilalagay ko na colorant. Kalahati. Tapos yung kalahati, gagamitin ko ulit pag medyo, after 3 months, kapag medyo humaba na yung buhok ko, ilalagay ko ulit siya dun sa mga, i-apply ko dun sa mga tumubo na na buhok para pumantay pa rin yung kulay sa mga naunang buhok ko na kinulayan. Ayan, kalahati na siya. Tapos, itong perfect 12% color oxidizing cream naman. Kalahati din. Alugin mo na. Alugin. Ayan. So, parang kalahati na siya. At medyo nung kinalog ko, hindi siguro parang hindi siya dapat kalugin. Ayan. I-mix-mix na natin. Lagyan natin sa lalagyan. Ibalik ulit natin sa lalagyan dahil gamitin natin after 3 months. Lagyan. Tapos, ayun na siya. Halo-haluin. Halo-haluin mo lang ng halo-haluin. Ayun na siya. Haluin mo lang. So, pag nahalo mo na at tuyo na ang buhok mo, pwede mo nang ilagay. So, i-apply ko na sa buhok ko. Ganyan lang yan, no? Makikita mo na. So, ibabaw muna. Ako kasi ganyan ako magkulay. So, ibabaw muna.
di ba? Sariling sikap. Kasi mura lang, di ba? Pero effective to. Pero itong kulay na to, ngayon ko lang siya gagamitin yung light lang. Usually kasi medyo brown lang ang ginagamit. Brown, dark brown. Ganun ang ginagamit ko. Pero, tingnan natin kung anong resulta na ito. So, kasi sa likod, ganun din. So, tapos sa gilid, ganyan. Diba? Yan, di mo naman kailangan magpasalon. Kung kaya mo naman magkulay sa sarili mo. Ganito rin naman ginagamit ng ibang mga salon. No? Pero kung ano, wala kang time, wala nang magkukulay para sa'yo. Pero kung wala kang magkukulay para sa'yo, pwedeng ikaw lang talaga. Pero kung may magkukulay, ikaw mautusan. Ayan, utusan mo lang sila. Diba? Ang may nagtitinda, magbuti. Tapos, mag-brush mo na pataas. Baka namata ko. Ito naman sa patilya. So, mahirap lang sa likod kasi wala akong taga. Mahirap sa akin talaga sa akin. Mahirap pag yung likod eh. Tansyahan na lang. Bahala na si Batman. Bakalan si Batman kung nakukulayan ba? Diba? Ayan. Kung nakukulayan ba? Diba? Oh. Ayan! Konti na lang. Yung natira pala, syempre may tutubo dyan after ilang months. So yun ulit ang gagamitin mo para naman dun sa mga mula sa roots hanggang sa kung saan yung may ibang kulay, yung bagong buhok. Doon naman siya ikukulay. Tipid. Sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid dahil mahirap kumita ng pera. Ano yun? Mahirap kumita ng pera. At mahal na ang mga bilihin. Kung alin yung kaya mong itipid. Hindi itipid mo para magamit mo sa ibang bagay. Diba? So, ayan. Hintay tayo ng mga 1 hour. Hugasan natin. Saka natin makikita yung resulta kung effective ba. Kung anong kulay kakalabasan itong light blonde 8/0. And I'm back. Parang walang nangyari. Then may kulay naman. And makikita nyo. Ayan. Medyo light brown nga. Actually, hindi siya light blonde eh. Light brown. Hindi ko lang kasi masyado pinatagal. Kung gusto nyo, mas matagal. Siguro, mas kukulay siya ng blonde. Okay. Tingnan natin sa liwanag. Tayo sa labas. Yeah. Ayan na. And kulay naman
okay na yan. Kasi ako nagkukulay ako ng buhok dahil may mga white hairs na ako. Tapos saka yung pag medyo blunt kasi yung buhok kapag maputi, mas lalong nakakapute. So, para hindi masyadong boring ang kulay. So, sa may mga allergy, mag-skin test muna kayo kasi baka ma-hospital kayo, okay? So, maglagay muna kayo ng konting mixture dito sa likod ng tenga nyo. Tapos mga after ilang minutes, 5 to 10 minutes, kapag walang naging reaction, go! Okay yan. Pero pag meron, huwag mo nang itry dahil nakakamatay ang allergic reaction, okay? Ayan, no? Tisoy na naman po tayo today. Pag medyo tumubo na ng konti, kunyari mga ganyan, lalagyan ko na naman ulit nung kalahating natira yung mga tumubong buhok. I think it's a wrap. If you like this video, give it a thumbs and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome, not hate, much love, peace out.